Nagsagawa ang PHRMO ng kanilang taonang regular meeting ng mga administrative officers sa bawat department ng Kapitolyo noong nakaraang Enero 23 taong kasalukuyan. Pinangunahan ito ng hepe ng PHRMO na si Sir Rositen Tugaf na isinagawa sa Session Hall ng Sangguniang Panlalawigan sa Provincial New Capital sa Palayan City. Tinalakay sa nasabing pulong ang mga prioridad na gampanin ng bawat empleyado, lalo na sa pagsasaayos ng payroll, pagpa-file ng leave at marami pang iba para maging maayos ang lahat ng mga kailangan gawin. Ayon sa hepe ng PHRMO, ito ay kanilang regular na isinasagawa para mapag-usapan ang mga bagong guidelines at pulisiya para ma-improve ang mga bagong sistema sa pang-araw-araw ng mga gampanin ng mga kawani. Ito ay regular na isinasagawa ng Provincial Human Resource Management Office at ang aming patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating mga admin officers. We have to understand na sa kabuuan, meron tayong mga 40 mahigit na mga tanggapan, regular na tanggapan at mga division na bumubuo dito sa Provincial Government of Nueva Ecija. And we have to update them dun sa ating mga umiiral na mga polisiya, dun sa mga bago nating mga guidelines, and on similar matters of great importance na kailangan nating gawin para nang sa ganun mas lalo nating ma-improve yung system ng paggawa and at the same time pagtugon dun sa pang-araw-araw na hamon sa ating organisasyon. Inilahad din sa nasabing pagpupulong ang plano para sa iba't ibang activities para sa mga empleyado sa loob ng isang taon. Una na rito ang pagpasok ng buwan ng Pebrero para sa Valentine's Day at sa susunod na buwan ng Marso na maglulunsad ng Sport Fest na dati nang ginagawa. Yung ating programa for 2023, I have informed our AOs that we have lined up several programs starting next month. Meron tayong mga programa. I'm just not at liberty because to disclose yung mga programang ito dahil kailangan pa nating i-fine-tune yung mga nitty-gritty. But these are regular activities that we've been holding for the longest time. It's just a matter of continuing them for this year. Halos 3 taong walang naging mga aktibidad ang mga kawani ng Pamahalang Panlalawigan sanhi ng naranasang COVID-19 pandemic. Pero ngayon ay muli itong ibabalik na siguradong pinananabikan ng mga empleyado ng Kapitolyo. Ipinaaabot naman ng kagawaran ng PHRMO ang pasasalamat sa Ama ng Lalawigan, Governor Aurelio Umali at Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Doc Anthony Matias Umali sa patuloy na suporta sa lahat ng mga aktibidad para sa ikabubuti at ikagaganda ng serbisyo para sa mga Nobo Ecijano. Kasama sina Jeremy Ramos at Rigor Ponce, Smiles with 23rd, para sa balitang Unang Sigaw.